Hey guys, it's me, Kazuyegexkazumi, and it's been a long, long time since our last vlog has been uploaded. No, 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 no. And we are back for some good shitu. So, Chad, roll the intro! Let's get it! Let's get a kick it! So guys, for today's video is para sa pating pagbabalik sa pagbablog is magbubukol tayo. And nakikita nyo naman kung friend niya ako sa Facebook is halos ano, puro libro ang aking mga pinapakita kasi nga nireregalo sa akin. And ayun, may mga bilibili rin. So ngayon, ibubukol natin sila. Pumili ako ng mga ilang libro na i-feature natin, and ayun. Then, at the end of this video, siguro mag-speedrun natin yung lahat ng libro ko na meron dito. So, let's start! So guys, for the first book is Run For Your Life by Shinichi Lam, si kay Ate Tami. So, book 1 lang meron ako kasi, ayun nga, hindi na ako nabili ng book 2, pero may book 2 na siya. So, ang Run For Your Life is kwento siya sa isang dystopian city kung saan may mga, siyempre, pag dystopian is may society issues, ganyan. So, tapos ang kwento nito is about kay Sunny. Yun, kay Sunny Gallego na nag-aral sa isang academy. Ayun, kung saan, para may mga may gagawin silang eksperimento, ganyan. And nabasa ko to is 2020 pa. O yun. Kaya ayun, mahalata niyo yung dents. So ayun guys, kung kayo fan ng isang science fiction, ganyan, then dystopian world, ayun, recommend ko sa inyo to. Ang ganda nito, super. So, sayang na hindi ako nakabili ng book to, pero soon. Mabili ko yung book to and mabasa na kumpleto to. So, Run For Your Life by Shinichi Lams. So guys, for the second book is Think Flash by iDanks. Yes, ito is yung ebook era. Ngayon, ito may book na. And binigay sa akin ito ni kay Robin ng birthday ko. Ay, tama ba? O, tama. So ito, ang kwento na ito guys is yung boys and girls, magkaaway sila, then yun nga, parang hanggang sa kalawitan na story is nagkainlaban sila, syempre, and super ganda na ito, and kung fan kayo ng team fiction is ayun, lalo na sa mga sa mga nakaabot ng ebook, ganyan, sobrang ganda na ito, alam nila kung gaano ito kaganda, and old bad cold talaga to. So, ayun, Think Flash by iDex. So guys, for the third book is The Defend Me Attorney by Josh Gonzalez or Veil of the Dark or On the Dark, basta yun, Of the Dark. Bigay ito sa akin ni Bebe Lablab. Ayun. And kwento siya ni Attorney Courtney. And ayun. Lalo na gusto ko ng ng mystery, ganyan, mystery and crime. And nagbabalak rin ako magsulat ng about sa courts, ganyan, sa laws. So kung ganun ka rin is recommendable to. And ayun, sobrang, yung una pala na itong binasa ko, nagandaan na ako kasi sobrang interesting niya and nakakapik talaga ng interest na basahin palalo. So ayun, Defend Me Attorney by Josh Gonzalez. So guys, for the pakilala ba? fourth book na guys, and is Mika by Laurel K. Hamilton. Yes, ito is pa-birthday rin ni Bebe Labdab sa akin noon. And may nabasa ko na yung unang, yung part din nito, yung Circus of the Dam. Yan, show natin yung picture dyan. Ting, ayan. And about siya kay Anita Blake, isang vampire hunter siya. And ang ganda, sa sobrang ganda nito kasi sa mundo nila, may mga zombie, may werewolf, then vampires. Ang galing. Ang creative na pagkakagawa ng storya. So, parang doon din ako nagkaroon ng interest para pagsulat ng mga dark fantasies, ganyan, ng mga vampires and werewolves, ganyan.
So, ito guys, Mika by Laurel K. Hamilton. For the fifth book, guys, is we have Who's This by Supremo ASM or Arian Sitjar Marquez. Ayan, kay Kuya Arian. Ano to, niregalo rin sa akin. Tama ba? Regalo, bigay. Basta yun, bigay rin yun. So guys, ayun, book siya ni Kuya Arian under TBC Publications. First book niya to, actually. So, ayun guys, may reprint na ito. Papakita na natin dyan. Mabibili niyo siya sa TBC Shopee. Yun, so sa mga gustong bumili, ay kwento siya ng ano, ni Nathaniel, kung saan, ayun nga, na inimbitahan siya ng kanyang ex-girlfriend na pumunta sa engagement party. Then, eto kasi si Nathaniel, hindi pa siya makamove on sa ex niya. So, gumawa siya, para makapakita na nakamove on na daw siya, parang, ayun, nag-decide siya na magkaroon siya ng fake girlfriend. Para ilabas na naka-move on na siya, ayan. Pero yun nga, yung twist na ito is yung fake girlfriend niya is matagal na palang patay. Yun, sa face, nakilala niya sa Facebook, matagal na pala siyang patay. Apat na taon na pala siyang patay. Ayun. So, ayun, ang ganda na ito. So, recommendable talaga siya. So, Who's This? By Supremo ASM. Guys, for the sixth book is we have Anong Klaseng Estudyante Ka? By Jarek Lago. Yes, kay Bebe Love Love. And, ayun, ito yung, I think ito yung first book na nagkaroon ako sa kanya. Tama ba? First book ba to? Ewan ko, nakamuta ka na. Basta isa to sa mga una. And, ayun, ano siya, non-fiction. Then, about siya sa isang buhay, estudyante. Siyempre, anong klaseng estudyante ka? Then, may part ako dito na gusto is yung bakit kaya. Ayan o, parang marami siyang bakit kaya na nilagay. Hanggang 29 na bakit kaya. Then, try magbasa tayo ng isa lang. Aha, eto, bakit kaya number 6. Bakit kaya karamihan sa mga estudyante kapag nagpapaalam na mag-CCR, ay lagi sinasab ay, Ma'am, excuse me, CR po ako. Tao nga ba? O CR? Eh, kaya pala ang pang... Ayun guys, so... Ewan ko, parang hindi po ni Bebe Love Love yung makataranta doon dito. Then, ayun, sa isang extraordinary book. So, try nyo guys. Ano siya, publish siya under SciComm. And, I think nasa ano pa rin siya, nasa bookstore pa rin siya. Oo, tama, nasa bookstore pa rin siya. Pero pwede nyo siya mabili sa Shopee ng SciComm. So guys, ayun, meron siya second part nito, which is yung anong klaseng empleyado ka. Pero ayun, estudyante muna tayo kasi estudyante pa lang tayo. So ayun guys, anong klaseng estudyante ka by Jarek Lago. So guys, for the seventh book is we have Mysterium Clava by Black Knight Phoenix or Robin Christopher de la Cruz. So guys, bigay sa akin to ni Kuya Robin, and about siya sa isang estudyante na ang pangalan ay Dave Velasco. Ito siya. So babae siya guys, Dave lang yung pangalan. And sa school niya, may nagaganap na krimen ganyan, and may detective organization din siya, which is ang pangalan is Mr. Clava. Then ayun, may mga twist din, cause, Mr. Mga cases. Kung fan kayo ng ano ng mga mystery stories kagaya ng Project Loki, Detective Files, ganyan, yung mga sikat na ano mystery stories, nare-recommend ko sa inyo 'to. And Mysterium Clava by Black Knight Phoenix. So guys, for the 8th book, we have Explorer The Lost Islands. Ayan. So, ito is gift ni Bebe Love Love sa akin noong Love Loversary namin. And ano siya? Compilation siya ng mga short stories. Ayan. Ano siya? Graphic novel. Ayan o. Ang ganda. Ang ganda niya. And bala ko rin siya basahin soon. Tapusin siya. Kasi naumpisa ko naman na rin siya dito sa may Bunny Island. So guys, ayun. Ayun o, list of ano, ng mga nagsulat.
Then, ayan. Explorer, The Lost Islands. So, guys, for the ninth book, we have My Moon by Leia Jane Salud or writer Lei. So, ayan, ano siya, compilation siya ng poem, ng mga poems ni Ate Leia. And Ate Leia is my friend, writer friend, ganyan. And, ayun, compilation siya ng mga tula niya about moon. Iba't iba, dami nga eh. Ayan, no? Puro inspired by Crescent Moon Phase. My Moon 25 Crescent Moon. Ayun. So, about talaga siya, nakadedicate talaga siya sa buwan. So, sa pagkakalam is, sa Telea kasi is isang moon lover. So, here guys, My Moon. And, ano siya, published siya under TBC Publications. So, grab a copy now of My Moon sa TBC Shopee. So, yun. My Moon by Leia Jane Salud. So, guys, for the 10th book, we have Si Prinsipe Hero at Ang Mundo ng Panaginip. So, this is by Zandro Bautista kay Kuya Z. So, this is a children's book. And, ayun, about siya kay Prinsipe Hero. And, si Prinsipe Hero kasi is bulag siya. Nabulag siya. Simula ng pagkabata is malabo na yung kanyang mata hanggang sa lumubay yung kanyang... Yun, yung sakit niya. Then, ayun, at sa mundo ng panaginip, so, natulog siya, then, parang, ano niya, na, parang, namuhay siya sa panaginip, then, yun, story goes on. So, guys, so, kung fan kayo ng mga, kung ano rin kayo, avid reader din kayo ng mga storybooks, children's storybooks, nare-recommend ko rin sa inyo to, kasi, ayun, gawa siya ni Kuya Zandro, and this is a first children's book na inilabas ng TBC, yun. So, grab a copy now, guys, ng Si Prinsipe Hero at Ang Mundo na, at Ang Mundo ng Panaginip by Zandro Bautista. So, for the second to the last book na i-feature natin ngayon, we have A Beautiful Mistake by Mr. Terrio Ryan Bonagua. Kay Kuya Ryan. So, this is regalo sa akin to ni Kuya Robin. And about siya kay Bella and William. This is a romance book, guys. So, ayun. And kung ano rin kayo ng mga talagang pang-adult romance na kwento, nire-recommend ko rin sa inyo to kasi talagang magagandaan kayo sa story nito. So, guys, gusto nyo ba basahin ko yung konti ng ano? Si Bella Rodriguez ay isang simple babae na ang gusto lang ay magkaroon ng disenteng pamumuhay. She left her family in the province to find a job dahil na rin sa kahirapan. She met a guy in Manila na inakala niya mamalin siya ng buong buo. Pero nagbago ang lahat ng iyon nang lokohin siya nito. Ginamit lang siya nito upang gawing rebound. Bibili na siya. A Beautiful Mistake by Mr. Terrio. Bumili kayo nasa TBC Shopee din. So guys, A Beautiful Mistake by Mr. Terrio. So guys, for the last book na i-feature natin ngayon is we have Dreamland by Jared Lago and Cheska Mateo. So yun guys, ano to, bigay sa akin din ni Bebe Lablab. And actually, binabasa namin to kapag nagbibideo call yan. Nagbabasa ako bawat chapter niyan. Then, yun, nakikinig siya sa akin. So yun guys, ang kwento nito is may... Dalta is yung si... Sino nga ulit yun? Hamot ako. Si Rico and si Lei. Yun. So, nagkakaroon ng scenario na nasa, parang sa panaginip sila. Then, ayun, sa totoong buhay kasi parang hindi nila alam. Sa umpisa na ito, parang hindi nila kalala ng isa't isa. Dream boy, ganyan. Basta guys, ang ganda na ito. Binabasa ko pa lang siya ngayon. And, ang ganda. So guys, grab the copy of Dreamland sa TBC Shopee din. Puro TBC ganyan. Pero ayun nga. Dreamland by Jarek Lago and Cheska Mateo. Guys, ayun yung mga na-feature natin ngayon libro sa bukol natin. And actually, I don't have a speed run ng mga collection ko ng books. So, here you go. So, Voiceless, ayan. Then, Okatokat Season 11. Things for Aspiring Writers, Love Moves in Copyrights, and Christina's Guide for Online Writing, ayan. And Pagsasulat ng Kwento 101, Under the Jolly Rogers, Sol at Luna, and
Alaska Twilight, may tinae. Chasing After You by Just Call Me Kai. Hindi kasama yan. The Dead Woman of Juarez. An Abundance of Catarines. Epitome of Forever. Mindwalker. The Four Bad Boys in Me. Daily Diarrhea Diary. Yan. Living with Vampires. And Silenced. Agents of Vengeance. Buti pang laro-laro may sinta. Lyra. Team Tamad. Kwentong medyo may sense. Mag-aral ka muna. 20 Nights of Heaven. Midnight in Death. The last of the Red Hot Vampires. Wolf's Gambit. The Heat Seekers. Night Passage. And Trap. That's for the video today. That's for the book haul for today. And thank you guys for watching. And don't forget to like, subscribe, and share sa mga kaibigan nyong book lovers din. And comment down below kung anong gusto nyo, kung ano yung ang gusto nyong libro sa mga nabanggit natin, o kahit sa mga hindi nabanggit, kung ano yung gusto nyong libro. So guys, thank you for watching and see you on the next video.